Naghaharap ka ba ng murang smartphone? Pero yung hanap ng smartphone ay yung maganda yung camera, goods din siya for gaming, matibay, maganda ang quality, at branded. Bakit di mo subukan itong Oppo A16? Original price po kasi nito ay 7999. Pero ngayon, mabibili mo na lang siya ng 4849. Murang-mura na siya. Naka-discount ka na rin ng 3,150. So ano bang specs ng Oppo A16? Yung mga highlights niya ay naka-HD Plus iCare display, AI triple camera, 5,000 mAh battery. Simulan muna natin sa design na 3D sleek design. Kung papansin mo po, pa-curve po yung edge ng body ng phone. Magaan lang po siya, 190 grams lang po. 8.4 mm lang po ang nipis niya. At pang high-end po ang style at colors niya, na sure ako magugustuhan mo. At kung screen size ang pag-uusapan, panalo ka pa din dito dahil naka 6.52 inch screen display na po siya. At ang maganda sa kanya, meron siyang tinatawag na AI Eye Care na automatic na nag-a-adjust ang brightness ng screen. Siyempre, depende yan sa lighting environment. For example, nasa outdoor ka o nasa loob ng kwarto, patay ang ilaw, automatic na mag-a-adjust ang brightness ng phone mo. Para naman laging komportable ang mata mo sa harap ng screen. At kung camera naman ang pag-uusapan, naka 13 megapixel siya sa main camera with autofocus, 2 megapixel sa depth camera, at 2 megapixel sa macro camera. Sa front camera naman ay 8 megapixel. Siyempre, hindi mawawala dyan ang feature sa camera niya kagaya ng AI beautification at ang bokeh filters. At may dazzling mode siya na automatic niya ina-adjust ang vibrancy and brightness ng picture. For example, nagtitake ka ng picture ng pagkain, nire-reproduce niya ang color ng image para mas maganda siya tingnan, mas masarap siyang tingnan, ganun. At naka 5,000 mAh battery po siya, yung full charge niya, kaya na itong tumagal ng 20 hours ng panonood ng YouTube. At syempre, may power saving mode yan. At kapag pumatak ng 20%, ang battery niya mag-auto-activate naman yan, yung power saving mode, para mas matagal siyang malobat. Binabawasan niya lang naman yung mga background apps na nagde-drain ng battery. At may nighttime standby mode din po siya na halo same function na kayang gawin ng power saving mode. Na ganun din naman yung ginagawa niya na binabawasan nito ang power consumption habang natutulog ka para pagising mo, hindi bawasan ang percentage ng battery mo. Kung pag-charge naman ang pag-uusapan, naka 10 watts type C naman po siya at safe naman siya gamitin kahit gabi ka mag-charge. Safe po yan. Automatic naman na kinakat ni Oppo ang pag-charge kapag full charge ng phone. Kaya safe po siya sa overheating. Chipset naman na gamit niya ay Helio G35. Goods na din naman ito for gaming. Yung mga games na pwede sa kanya ay kagaya ng ML, PUBG, Call of Duty, pero low graphics lang dapat para mas matagal siya bago minute. Kapag mga Fortnite, Genshin Impact, hindi niya po kakayanin kahit babaan mo pa ang graphics. Nagiging honest lang naman ako sa'yo dito. Ayoko namang umasa ka na kaya niya yung mga matataas na games, okay? Kasi yung processor na Helio G35 ay hindi po talaga yan para sa mga hardcore gamer na kagaya mo at kagaya ko. Lalo na kung oras ang tinatagal mo sa paglalaro. Kaya mas recommended ko na babaan mo lang ang graphics para kahit pa paano matagal bago siya uminit. Kapag uminit na po kasi ang phone, mag-FPS drop na po yan. Kaya kung hardcore gamer ka, hindi ko to recommended sa'yo. Pero kung gamer ka pero pa-chill-chill lang yung laro mo, pa isa-isa lang, pa dalawa-dalawang games lang, pwedeng-pwede sa'yo to si A16. Kaya kung matanda or bata lang naman yung gagamit, hindi naman yung pang-hardcore yung paglalaro nila, talagang pang-matagalan, babad na babad sa paglalaro, pwedeng-pwede to sa kanila. At kapag pag-init ang phone ang problema mo, ang mararecommend ko sa'yo ay gumamit ka nitong cooling fan. Effective po talaga yan sa mga phone na may heating issue. May video akong ginawa dyan tungkol sa cooling fan, tungkol sa heating issue, kaya check mo na lang yan. At ito yung maganda sa kanya kapag naglalaro ka. Dahil meron siyang tinatawag na game assistant. Habang naglalaro ka at biglang may tumawag, hindi maistorbo yung paglalaro mo ng tawag na dumadating sa'yo. Kasi lalabas lang yan sa taas, yung notification na call, lalabas lang yan sa taas na parang maliit lang. At pwede mo ding iset yung settings ng game assistant na i-block lahat ng calls. So, hindi ka maistorbo kapag naglalaro. At kung durability naman ang concern mo, huwag ka mag-alala kasi dumaan naman ito sa quality test ni Oppo. Kaya sure akong hindi po yan agad-agad masisira. Ang tanong, bakit si Oppo A16 ang bibilhin mo at hindi si Oppo A17 na mas latest? Tara at pag-usapan natin yan. Ipagkumpara natin si A16 at saka A17. Baka mas consider mo kasi si A16 na bilhin kasi discounted naman siya ngayon. Sa RAM at sa ROM, same lang naman sila. Sa camera, lamang si A17. Sa front camera, lamang naman si A16. Sa chipset, same lang naman sila. Same lang sila na ginagamit, walang pinagbago. Fingerprint scanner, same lang naman sila na side mounted. Sa OS, syempre mas latest sa A17, kaya mas latest din yung OS na gamit niya. Pero pwede mo namang i-update si A16K. Yun lang yung nakikita kong difference. Sa design, syempre magkaiba sila. Pero para sa akin, hindi kasi big deal yung design kung ako yung titingin ng phone. Yung RAM expansion, di din big deal sa akin yan. Siguro ang big deal sa yung RAM expansion, syempre lamang dun si A17. Ako personally ha, yung
nilamang lang para sa akin na A17 ay yung 50 megapixel na camera. Well, nasa sayo na yan. Sayang naman yung discount, diba? Kung hindi mo pipiliin si A16. Kung gusto mong bilhin si A17, nandyan naman yung link sa Yellow Basket. At kung si A16 naman yung gusto mong bilhin, nandyan lang din siya sa Yellow Basket. At sinamahan ko na din dyan sa Yellow Basket na mga case tempered. May case dyan na hard case at may case din dyan na may shockproof. Sa tempered naman, may tempered dyan na may anti-spy at may full tempered. Check out mo na yan. Bilhin mo na rin. Sabay mo na. Para additional safety features na rin ng phone mo para iwas sira. Okay? Check out mo na yung A16. Sayang naman yung discount, diba? Legit online store naman yung Oppo yung pagbibilan mo. Saka makikita mo naman dyan sa review na nagbibigay sila ng feedback. Sure akong legit yan. Kaya check out mo na yan kasi pag naubos yung stocks ni A16, wala na. Sayang naman yung discount, diba? Inuubos lang naman ni Oppo yung stocks niyan. Kaya nagbibigay siya ng discount. Totoo nga pala, kung pupunta ka sa mga physical store ni Oppo at maghahanap ka ng ganyang phone, yung A16, hindi na po yan available. A17 na lang available sa mga physical store ni Oppo. At yung A17, yung i-offer nila sa'yo, for sure. At kung yun naman ang i-offer nila sa'yo, wala naman silang bibibigay na discount. Si A16 lang ang may discount. At si A16 ay available lang sa online store ni Oppo. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Kaya kung ako sa'yo, kung goods ka naman kay A16 sa mga specs and features niya, check out mo na yan. Okay? Yun lang. Peace out.